sa lahat. Feb 28 Friday nga ba? O nga, Feb 28 Friday. So nandito ako ngayon sa Villasis sa Pangasinan. So yung client meet up ko dito sa Pagsakan Villasis Pangasinan, then pupunta kami dito sa lugar nila, ang pangalan ng lugar nila Amang Perez. So later nandun na ako sa address ng client. We'll do installation sa brand new Toyota Fortuner nila. So right now, kakatapos lang na installation dito sa brand new Toyota Fortuner ni Sir Jun. So nakita niyo sa video yung surrounding eh, no? So napapaligiran sila ng halaman ng tabako. So yun ang mainly farming dito, itong tabako plant eh, no? And ito nakita niyo sa likod ko, itong Toyota Fortuner equipped with the Supreme Dashcam Lenovo. Naka-install na siya. Rear camera is located outside. And itong si Sir Jun, nagpakabit ng dashcam na to. I don't know kung kailan pala. Luma na yung dashcam niya. And babanggitin ko na, it's a KN Night na dashcam. KN Night, sa lahat ng mga viewers ha, ibigyan ko lang kayo ng quick info. KN Night dashcam is not a legit branded dashcam. So one of the problems sa mga generic, fake, including yung mga non-legit na branded, durable ang issue niya. So ibig sabihin, durability ang issue niya. So madali, saglit lang daw ginamit, nasira na. So yung pinatanggal niya yung KN Night, the brand na dashcam niya, sa bad quality, durability is very bad din daw. So pinatanggal niya, and right now they're using a Lenovo dashcam. And one of the, kaya din napili ni Sir Jun na magpakabit ng dashcam dito sa All About Type. Meron siyang kaibigan niya, si Sir Denver. I'm not sure sa pangalan eh, no? Na taga Urdaneta yata yun. Umorder ng Lenovo dashcam sa All About Type na gusto. Kaya ni-refer din na umorder dito sa All About Type. And not just order, you know, home service installation din. So nandito na, kinabitan na namin tong Toyota Fortuner niya. And maya maya i-demo ko na kay Sir Jun. Tanungin natin siya regarding sa service and the product. And i-road test din namin. Papunta doon, pabalik sa Bagsakan. Yung location ng Bagsakan, yan yung stopover or yung bus stop ng mga bus going to Dagupan. Okay, by the way, gumamit ako ng Victory Liner as always na ginagamit ko talaga ng bus from Caloocan Terminal. So from Caloocan Terminal hanggang dito sa baba, no, yung Bagsakan na tinatawag dito sa Villasis, Pangasinan, it takes like 3 hours and 40 minutes traveling yan. So mamaya re-road test namin pabalik doon. Then maybe I will do some videos sa road test. Okay, de-demo ko na ngayon right now kay Sir Jun. So malinis, malinis yan. And this is one of the best installation you will have. Actually, this is the best home service installation ng dashcam. Tingnan nyo kung paano mag-wiring ang All About Type. Hindi nyo ito makikita from the other shop or other installer. Look at how we install the monitor in your rear view mirror. Makita nyo, napakalinis, napakaganda. And ito si Sir Jun, hindi na siya nag-request ng Lenovo power box. But look at how we install the 12-volt socket adapter. So malinis sa malinis, ano. So wala kayong makikita na nakalaylay dyan o mga nakalabas sa wire, wala. Internally pa rin ang connection niya. So nandiyan naka-plug yung dashcam adapter o yung 12 volt socket adapter niya. Tingnan niyo rin ang pagka-mirror. So yan, so mga viewers, tingnan niyo maigi. So mukha lang din siya salamin. Kita nyo, naka full screen ang rear camera. So madali lang siyang gamitin.
So swipe swipe ka lang. So ganun lang siyang kabilis gamitin. So yan ang home screen niya. So during recording pwede ka mag-take ng pictures, lock in the video. And ito yung speaker control niya kung gusto niyo i-mute yung audio recording. Yan, naka-X na. Ayun, may X na ron. That's the home screen. Ito rin yung pag-take ng pictures, playback ng pictures and video. And adjustment sa setting. Kung makikita niyo, mga viewers, oh, kung ganong ka-fine ang graphics ng Lenovo home screen. See, doon pa lang, sa home screen pa lang, makikita niyo yung quality ng dashcam. So, yan ang adjustment sa setting niya. First page, second page, and third page. So, kahit ano nakikita niyo sa viewing niya, split, or front, or rear. So, kahit ano dyan, ang laging buong recording niya, ganito. Yan, yan ang buong recording ng likod, and the whole recording ng front. So, kahit naka-mirror yan, so, very responsive din yan. So, yun ang lagi niyang buong recording. So, once tinago mong monitor niyan, so, kahit ka saan pumintot dyan, so, makikita niyong gano'ng ka-responsive because of the capacitive touchscreen ng Lenovo dashcam. Dali rin i-swipe, oh. Habang nagda-drive ka, lipat-lipat ka lang. At na ibababa pa. Ang dali rin control rin pag binababa mo siya. Ayan lang ang hirap, ano, taba at trabaho ng taba. Okay. Ito second client si Sir Lervin from Karusukan Norte. Asingan, Pangasinan. So on the way na kami doon sa location ng resident nila. So doon i-install yung itong bago. This is the latest dashcam ng All About Time. So sa lahat ng mga viewers, may bago kami dashcam. Ginagawa pala yung video, pero itong client na to na offer ko sa kanya, nakita naman niya yung sample video. Talagang makikita niyo mamaya, mapapawaw kayo sa overall specs niya and quality ng camera niya, no? And itong Enetec, bumalik na ulit sa All About Type because we stay for the brand of Lenovo since August pa to last year. So bumalik na kami ng Enetec because of this model na na-release ng Enetec. Makikita nyo mamaya, grabe sa ganda. So mamaya nandun ako sa location ng client for the installation dito sa Toyota Hilux ni Sir Lervin. Okay, sa lahat ng mga viewers, ito yung latest na Enetec dashcam namin. So makikita nyo, salami lang itsura niya. And 12 inches yan. So bubuksan natin, o makikita nyo. Naka 2K resolution ang front, 1080p ang likod niya. Okay. Very unique din to. Yan ang swipe niya. And split. Brightness control. So pag pinocus ko siya, example sa front, dito ang control ng focus niya. Sa likod, ganun din. Okay. Pumunta tayo sa setting niya. So yan yung mic niya for taking pictures, stop and on record niya, setting and paglalak ng video. Okay, yan makikita nyo, resolution nya. Ito ang very unique. This is the first time makikita nyo 2K plus 1080p. So front 2K, rear 1080p. Pwede natin baliktarin. So yan ang very unique dito sa bagong modelo ng Enetec 2K dual cam dashcam. So loop record, yan ang adjustment nya. Sa record audio, switch, G sensor control,
parking guard control. So yan, ipaglalagay ng license o yung plate number, screensaver. O yan, may video encode siya na pwedeng H265 and 264. So sa frequency, pwedeng 50 and 60 hertz. Ito ang very unique, this is the first time. Pag naka-USB mode on yan, nakakonect ang cable sa PC nyo o laptop, ma-open nyo ang recording file niya diretso sa computer nyo. So pwede nyo na-copyin gamit ang laptop nyo and desktop. So key voice, speaker control, boot sound switch, stream media switch. So languages nyan, dami rin selection. Date time setting, formatting the micro SD. So may default siya and ito yung version niya. So imagine niyo 12 inches capacitive touchscreen yan. And 100% mirror siya. Hindi kayo may ilang gamitin umaga o gabi, 100% mirror ang itsura niya. That is the Anytech 2K Dual Cam Dashcam.